guys, welcome back to my channel, Hubs TV. So, magandang gabi sa inyo lahat guys. Gusto ko nga palang ipaabot sa inyo guys, bago ako mag-umpisa ng aking content sa ngayon. Gusto ko sana sabihin sa inyo guys na pinalitan ko ang pangalan ng aking channel. Sapagkat napakahirap, hindi siya searchable sa YouTube, kahit sa Chrome o kahit sa Google, mahirap siyang i-search sapagkat maraming hunters ang lumalabas nakaparehas ng pangalan. Kaya naisipan ko magpalit ng pangalan. Yun ang pinaka the best way para maging searchable yung aking channel. Kaya ito nga guys, aking bagong channel guys. Hello guys, welcome back guys. Nakita nyo na guys, napanood nyo na yung aking bagong channel guys. So sana guys ganun pa rin patuloy ang inyong pagsubaybay sa aking bawat video at mga hunting na gagawin pa guys. Siya pala guys yung mga hindi pa nakakapagsubscribe sa aking channel, subscribe na kayo guys. Pwede kayong mag like and share sa inyong mga friends and relatives. At syempre, pa-subscribe na lang ako guys and then papindot ng notification bell para palagi kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. So, ito na nga guys, dako na tayo sa ating content sa ngayon. Ang ating content ngayon guys ay tungkol sa 10 pesos. 10 pesos BSP coin series na 2017. So ito nga guys yung mga variant nito guys, is talagang medyo malabo ang kanyang mukha at ang kanyang pagkakaprint ng kanyang face. So ayan lang nga guys, na lolo ko na ang ating cameraman. Ito na nga guys, umamastan mo guys talagang. Pero ito guys, tulad nito guys, sample ng mga 2017. Pero ito guys talagang parang talaga siyang error. Pagkat ito guys sa kanyang kanyang frame parang na double, parang double die or ano, off center. Then so ito guys parang hindi ko mawari kung ano ba to, talagang ganito ang kanyang varieties o variant. Napaka bura talaga guys. Hindi ko malaman kung ito yung tinatawag na, kasi nagbasa-basa ako guys, ito mga ganito pala. Pero yung walang muka tsaka yung palibot niya, yung tinatawag na Uniface Strikes Coins Error, yun pala yung error niya. Then yung kanyang cogwheel. Ayan, ay nakapalipot sa kanyang rim, dikit na dikit guys. Ayan, so bago ngayon guys, ito ang double die, ang kanyang double rim, double circle rang ganyan ko, ano, double die ang kanyang verse.
Tapos ang kanyang reverse naman is ayan. Parang off center strikes, hindi siya sumakto sa kanyang bilog, parang medyo lumaki yung kabila guys, yun, papansin nyo ba guys. So ito nga guys, ito tayo, tumako tayo dito sa isa pa, ito sa bagong hunting ko guys. Ito talagang di ako mawari, ito talagang di ako mapakali kung ito ba talaga ay Uniface Strike Coins Error. Ito yung kanyang overs talaga guys, kung sinadya kasi ito guys, talagang makikita nyo naman ang kanyang figura ng mukha. Kung sinadya ito, mawawala ito guys kung dinaanan ng ano to, machine. So sa palagay ko talaga error to guys, kung hindi ito nakasalang sa machine, hindi ito nakagalaw, hindi ito dumaustos kasi guys, dumadaustos yan sa machine ng ano, pagawaan ng pera, dami nilang dinadaanan. So siguro ito guys na stack up tapos hindi siya nakausad kaya ito ang naging resulta, naipit. Ayan guys, so itong machine error guys, so palagay ko pwede na rin tawagin ito na Uniface Strikes Coin Error. Kaya itong dito niya sa kanyang reverse, ay reverse, ayan, ang kanyang kagwin mayroon extra chips na tumiwalag. Para bang ngayon na sum natin konti guys para makita natin eh. Ayan, tumiwalag sa kanyang nalaglag yung chips dito, napunta rito, hindi napunta rito, so dapat hindi naman ganun. So isa na nga ito sa error na sinasabi. Ayan, so ito mga ganitong coins guys, ito mga gustong gusto ng mga kolektor. So ito guys, isasama ko na rin to sa aking koleksyon, error coins. Pero kung mayroon kayo guys mga ganito, pwede nga yung presyuan guys ng medyo maganda-ganda kasi yung mga ganitong coins is gustong ng mga kapareha kong kolektor. Pero sa ako kasi guys, mas gusto ko yung pinaghihirapan ko talagang, gusto ko yung nahahunting ko kasi kaya nga ako nag-araw-araw, halos talagang hindi ako tumitigil hanggat sa isang araw hindi ako nakakakita ng error coins. Hanap ako ng hanap guys, nangahunting ako kahit saan ako mapunta kasi parang na kawilihan ko na yung ganun, parang nag-i-enjoy ako sa ganun, yung nagpapapalit ng variant and check ko, tapos papapalitan ko na naman ng buo, and then pagpalit ng buo, papalitan ko na naman ng barya, so i-check ko muna bago ko ipapalit naman ng buo. So ganun lang laging rotate ng aking hunting na ginagawa. So kung mayroon kayo guys sa ano, pwede kayo manood dun sa mga ibang vlog na kung paano mag-post sa eBay. Mga ganito pwede kasi itong ano eh, kumbaga pwedeng i-post sa eBay tapos pwedeng medyo presyuhan nyo ng medyo, syempre medyo maganda-ganda. So mga ganito, presyuhan mo ito ng mga 5,000 or 3,000, pwede na, hindi na masama. So ako kasi guys, since na gusto ko may mga ganitong barya, kaya marami na ako guys yung mga barya dito na yan, ano pa dito guys, mga
pa rin na ano to, error dito pa guys. Marami to, ayan, punong-puno to guys ang mga album, coins album, ayan, dami ito pa guys. Ayan, ito mga foreign chain, mga Philippines coins, mga luma. Ito nyo guys, dito natin para makikita nyo. Ayan, marami pa ako dito guys. Ito mayroon din ako guys, mga foreign chain na kuwan. Ito mga foreign na, ayan, mga ganito, dami, ayan na, mga iba't ibang bansa na coins, marami yan guys. Nung simula nung nag-ulik ako ng mga ganito, talagang nag-enjoy na ako. Ayan, mga Liberty guys, ayan, ayan, dami. So, bueno guys, na tayong magpatagal guys. Ang may advice ko na sa inyo guys, kung halimbawa mayroon kayo mga ganitong coins, itabi nyo, then yung mga sukli nyo na binibayad sa inyo, i-check nyo maigi, baka sakaling kayo nang may hawak ng medyo kakaibang coins, yung error coins or yung hard to find na coins, lalo na sa ganitong 10 pesos na BSP, yung hard to find na 2007 tsaka yung 2009 guys, medyo malaki na po ang value niyan sa ating mga collector kasi hard to find na po yan. So kahit ako, kung meron kayo pwede kong bilhin yan, pag maganda pa yung klase ng coins, nasa 3,000 hanggang 5,000 ang isa niyan guys sa mga collector. Kasi may mga kaibigan din ako ng mga collector, sila na kailangan nila, minsan nag-chat-chat sa akin, ano pre, wala ka pa bang nakikita ng 2007 na ganitong barya? Sabi ko wala pa eh. So kung mayroon kayo guys, i-PM nyo lang ako para mag ano lang kayo sa aking video, comment lang kayo. Basta yung 2007, wala na akong ibang bibilin guys na ibang barya kundi yung hard to find. Ayan, sa 10 piso na BSP katulad nito, BSP series 2007 tsaka 2009, sa 5 piso naman guys yung 5 pesos na kulay dilaw BSP coin series 2006, 2007 at 2008. So kung mayroon kayo guys, comment lang kayo sa aking section, comment section. At sa piso naman 2005, patuloy pa rin kaming bumibili niyan guys kasi hinahanap na talaga ng mga collector yan, wala pa silang natatagpuan hanggang sa ngayon. Mangilan-ilan pa lang ang mayroon niyan guys sa ating mga kolektor. So bueno guys, medyo mahaba-haba na ang content natin, para gusto ko nang tapusin guys kasi para makapagpahinga na sa magapong huntingan ng mga barya. So bueno guys, magandang gabi sa inyong lahat. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, subscribe na po kayo, and then papindot na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Sa ito na nga guys, maraming salamat sa inyo guys. Again, Hubs Coin TV, maraming salamat guys, God bless you all.